Magandang araw mga ka-FLM. Reaction ko lang dito sa katatapos na Gawad Awards for Filipinos 2020 ano. Isa itong masasabi natin na isa sa mga achievements, ano, major achievements ni Sir Francis Leo Marcos. Hindi natin pwedeng masabi na ito ay basta-basta lamang or peking award or walang kwenta or walang sinabing award, kasi ang iniisip kasi ng iba, ito ay award ng pipitsugin lamang. Pero kung titignan nyo ito, ano, last year nga yung 14th Gawad Awards for Filipinos, tignan nyo itong video na to kung sino ang nandito. Ayan, oh. O diba nga? Si Angel Luxin. Paano mo nasasabi or paano mo masasabi na yan ay isang pipitsuging award? Diba? Ngayon, titingnan natin muna bago tayo mag-proceed. Titingnan muna natin kung sino-sino itong mga involved or kung sino itong mga nabibigyan or kung sino itong mga nabigyan ng awards. Ano? Kasi kung tutusin, kung titignan natin, hindi sila mga basta-bastang tao lamang. Sila yung mga kilalang personalidad. Yung iba ay nasa service ng government natin. Yung iba yung mga private businessman entities, mga news anchor, mga reporters. Kumbaga, ito ay masasabi natin na nakahanay si Sir Francis Leo Marcos sa mga kilalang personalidad nito na hindi natin pwedeng masabi na ay ito, wala lang yan, award ng pipitsuging award. Tingnan natin kung sino mga to isa-isa. So, ito yung 15th Gawad Award Filipino, mga outstanding mga Pilipino sa iba't ibang larangan, ano? At 100 Heroes Award of Gawad Filipinos na ginawa sa Aberdeen Court, Quezon City. At ito nga, kahit itong si Lenny Robredo, eh, walang kulay-kulay kasi dito sa award na to. So even though most of us would hate itong si Lenny Robredo, napasama siya sa Hero of the Year. Pero kung ako masusunod, eh, dapat si Pangulong Duterte yan. Anyways, let's go ahead. Saan ka pa? Nakita natin dito, isa na dito si presidential spokesperson, si Sec Harry Roque. Ayan. So, hindi po biro yan, ha? And then, we have also major ng BJMP. Ayan, major ng BJMP, si Warden Aris Villa Esther. Mm-hmm. Kaibigan, ewan. We have also Mayor ng Taal, Batangas, ano, si Honorable Pong Mercado. We have DPWH na yan, isa sa pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo sa Build Program, ano, Sec Mark Villar. We also have, syempre, the very known coach ni Manny Pacquiao. Yan, ang Vice Mayor ng Albay, si Buboy. Okay. And of course, no other than the Senator Honorable Christopher Bongo. Talaga nga naman, hindi po pipitsugin yan. And syempre, Mayor ng Pampanga. And of course, we have also Mayor ng Pasig, si Vico Soto. And syempre, widely and popularly known Mayor ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Hindi po pipitsugin yan. Ha? Ang Mayor ng Cagayan naman, si Mayor Pascual. And Mayor ng Lukban, si Mayor Dator. Ang Mayor ng Pulangi Albay, si Andy Mariscotes. Ito, pinakamatindi to. Si General Eleazar. And isa sa iniidolo ko din pulis, ano, si General Police Brigadier Danao. Nako, matindi to. Matindi magtrabaho ito. And syempre, ito, na-interview ko na rin ito, si Yusek Martin Dino. Diba? Saan ka pa? Ayan.
And no other than attorney ng PAU, si attorney Persida Acosta. Naku po, ang mabigatin talaga ang mga nakasama. Ambassador for International Peace and Economic Development, si Dr. Sharif Ibrahim Albani. Okay? If I'm not mistaken, idol niya rin ito si Sir Francis Leo Marcos. Ito rin, idol niya rin si Sir Francis Leo Marcos. Ano? Ayan, Dr. Alvin Sahagun. Alam nyo ba na super yaman din ng taong ito? And syempre, sa 100 katao or sa entire Philippines, 5 ang napiling ambassador. Ano? At isa sa mga ambassadors na yon ay si Francis Leo Antonio Marcos. O, diba? Saan ka pa? Nahanay ang ating iniidolo sa mga personalidad na ito. PCOO Undersecretary. Nako, nako, nako naman. First Lieutenant Nelson D. ng Philippine Army. And Philippine Army as well. Si Major Fabilion. At nako, si Idol Rafi Tulfo. Yeah. Hero Journalist of the Year. Meron din ang CNN. Ayan. Meron din ang senior anchor ni Apollo Kibuloy, si Mike Abe. Ang reporter naman ng ABS-CBN. And of course, Lieutenant General Burgos, AFP ng Northern Luzon. At ito nga, si nakasama na rin ng si Miss Ali Soto ng GMA na nakasama ni Arn Arn doon sa pagbatikos kay Sir Francis Leo Marcos. I wonder how would it be kung nagkaharap sila Sir Francis. Halimbawa nga lang ano, na nandun physically si Sir Francis at kung kinuha ang kanyang award. Ano kaya ang ano pag nagkita sila in person, ano? Anyways, meron din tayong GMA, si Miss Vicky Morales. Ayan, mga sikat na ano ng GMA. GMA ulit. Si Colonel Edison ng MMDA Traffic Head. Ayan, mga talagang anamang ano, yan si Sahagun. Ang chairman ng Build Committee. Punta naman tayo sa pangalawang punto, ano? Ito naman sa pangalawang punto. Sa mga ganitong usapin, kailangan natin yung formal at saka legit at saka yung legal, ano, legalities, kagaya ng pangalan, identity, yung details natin. Dapat ang mga details natin, lalo-lalo na sa mga prestigious awards na mga ganito, kailangan natin yung totoong details natin, like yung pangalan, kung ano talaga yung achievements mo, bine-verify yan muna bago ka ilalagay or isasalang sa isang awards na ganito. Di ba nga, yung hindi po pwede na peke yung pagtulong mo, hindi po pwede na yung pangalan mo ay peke or yung pangalan mo ay may bahid ng kung anong kabalbalan. When, in fact, kung nakita natin, isa sa nabigyan ng award ay si Vice President Lenny Robredo, kung tutuusin, yung iba sa atin ay yung iba sa atin dito ay mga dilawan, mga anti-government. Pero nakikita natin ang ini-imply lang talaga nito is yung ano eh, walang bahid ng kulay na kahit dilawan o kahit anti-government o anti-Duterte itong si Lenny, nabigyan pa rin ng parangal. Ngayon, kung akong tutuusin, dapat nga sana si President Duterte. Pero hayaan na natin yun. Kumbaga, ang pinupoint ko lang dito is yung legality, yung veracity ba yun ang tawag doon? Di ba? Na kasi laging binabato sa atin yung pangalang Norman Mangusin. Pero ang nakalagay sa award ay Francis Leo Marcos. Subalit, datapwat pinipilit pa rin nila na ang pangalan niya ay Norman Mangusin. Hanggang ngayon, hindi maka-move on itong mga pirata. Itong mga pirata, ayon kay Sekyama, hindi pa rin maka-move on itong mga piratang ito
nakakabato ng pangalan na hindi daw totoong pangalan, na wala daw talagang nag-i-exist na Francis Leo Marcos. Imagine, una pa lang nung tumakbong bilang senador noong 2013, Francis Leo Marcos ang dala. Hindi ka po pwedeng tatakbo na hindi totoong pangalan ang dala-dala mo, di ba? That will be according to your birth certificate, your passport, at kung ano nung mga documents yan. Tapos dito sa kaso niya dito, yung kaso niya na ongoing, anong pangalan na dala-dala, anong pangalan na nasa record? Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Diba? Tapos dito sa award, Francis Leo Marcos, wala tayong nakita, okay, na Norman Mangusin, kundi Francis Leo Marcos. Yan. So nakikita natin yung mga punto dito na talagang nagpapakita na tayo ay nasa tamang pakikipaglaban. Tayo ay dapat mas maging proud ito sa ating iniidolo na si Sir Francis Leo Marcos. Hayaan na natin yung mga pirata na gawin nila, sabihin nila kung ano man ang gusto nila. Dahil habang nandyan yung mga pirata, mas lumalakas pa rin tayo na hindi tayo patitinag, hindi tayo patitibag, hindi tayo pagigiba sa mga gawaing kabalbalan ng mga pirata. Hinding-hindi nila maaakyat ang ating barko. Kahit kailanman. So hanggang sa muli, congratulations Sir Francis Leo Marcos. Sa ating mga supporters ni Sir Francis, patuloy lang tayo sa paipaglaban.